Hi guys, welcome to our channel, Joy Kent Channel. So, karon guys, ngayon guys, mag-real talk na naman tayo ulit. So, kung sana hindi kayo magsasawa sa aking mga real talk at sana may matutunan kayong lesson sa aking mga sa aking content na ito ng real talk. At sana din walang magagalit kung matatamaan man kayo sa aking mga sinasabi at sana walang magagalit guys kasi walang personalan ito guys. Ito ay katang-isip lamang at walang katotohanan at hindi ako nagpaparinig ng mga tao. Baka sasabihin naman, ay galit na naman si Hus, ay may kaaway si Hus, ay naghugot si Hus. Actually guys, hindi po ako naghuhugot ng mga ganyan guys. Tinitingnan ko lang kung ano ang mga saloobin ng bawat tao kasi bawat tao guys may tendency na nangyayari sa atin ito. Kasi bawat tao may mga karanasan tayo na hindi kaaya-aya na ating mga hindi kaaya-aya sa tingin ng mga tao. So, ngayon guys, about naman ito, real talk naman tayo guys. About po ito kung about ito sa mga tao na nakaranas ng pangbubulis sa kapwa rin tao. Alam mo naman guys, yung mga tao guys, kapwa tao rin ang mangbubuli guys, yung magano, yung kumbaga sa ano eh, yung sa kung sa Bisaya pag panglibak, yung ano, hindi kaya-ayang ginagawa ng kapwa niya tao sa kanya. So ito guys, actually guys, gusto ko magsalita ng Bisaya ngayon. So ibibisaya ko to guys kung ano yung mga ano para ma-express ko talaga kung ano ang ibig sabihin ng aking gusto po guys. Kasi pag magtatagalog ako, hindi ko talaga ramdam yung ano kasi para bang minsan natunga nga lang ako minsan kasi ano eh pag ano natunga nga ako minsan kasi nag-iisa pa ako kung anong Tagalog sa ganyan. So alam mo na hindi ako Tagalog. So ngayon guys, magbibisaya ako. So na guys, na ano nyo ba yung ano, yung naranasan nyo na ba nga ano guys, yung may mga taong pinagsabihan ka ng hindi tama, yung mali, ganyan. Kumbaga, pinagchismisan ba kayo, guys? So, yung nagchichismis kayo, pinagchismis ka, sinasabihan ka ng mga masasakit na mga salita, gilibak ka, gitamay ka, ugunsa pa diha, guys. Pasagdain na sila. Kay, basig ikadato na nila kung chismison ang imong kinabuhi. Basin ug ang kalipay nimo kasakit nila maong gusto silang malipay, libakon kanila, tamayon kanila. Pasagdain na kung nakaranas ka karon sa usak nga depression kasi pag ang tao kasi guys, pag makaranas ng pangbubuli sa kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga tao nga nakapaligid sa kanila, sino ba naman ang mabubuli sa atin? Diba yung mga kapitbahay lang, yung nakakilala lang sa atin, diba yun ang mambubuli sa atin. So, minsan kasi guys, pag ang taong nakaranas ng pambubuli, meron silang ano, may tinatawag ba na yung pagma-depress sila dahil sa ganyo. Bakit? Huwag mong tanungin ang sarili mo. Kung tinatamay ka, sinichismis ka sa kapitbahay mo, huwag mo yang pansinin. Kasi hindi ka makakapira kapag pinansin mo yan. Hindi yan ikakayayaman mo kapag patulan mo ang mga taong ganyan. So kaya, pabayaan mo na kung anong sasabihin nila. Baka sila yumaman sila pag pinagchismisan ka. Hindi naman talaga natin maiwasan na yung na may mga tao talagang mahilig makialam sa buhay na may buhay. Minsan nga, magtaka tayo eh. Bakit pinagchismisan yung tao na gabi nang umuwi, takip,
takipsilim pa ng ano yung pag kung muuli gan mugikan sa balay padulong sa trabaho ngit pa or madilim pa pag uwi madilim na rin wala nang makikitang kapitbahay kasi nasa loob ng mga chismosa. Pero yung taong nagtatrabaho, gumawa ng tama, chinichismis pa rin na mga chismosa, libakira, o puro bang kanabitong gibantayan gihapon ang iyang kinabuhi. Muna nga, dili gud na malikayan nga naagay mga tao nga hilabtanon. Kung mupatol ka sa mga taong hilabtanon, talo ka. Sila, masaya sila sa ginagawa nila na pinagchichismisan ka, masaya sila sa part na yun. Pero pagpapatulan mo yan, madidepress ka. Magkaano kay sumakit yung puso mo kasi dinidibdib mo yung mga sinasabi nila. Kaya wag na wag mong pansinin kung ano yung sinasabi ng mga kapitbahay mo, ng mga taong nakapaligid sa iyo na chinichismis ka. Kapag dinidma mo yan, matalino ka. Pag pinatulan mo yan, talo ka. Kaya didmahin mo sila para sila mismo para sila mismo sumakit ang yung bibig nila. Sa Bisaya pa malata ang ilang ba-ba. Bisang pag malata ang ilang ba-ba, magsigig pang libak nimo, ayaw silang tagda. Pasagdai sila, kay nalipay na sila sa ilang gibuhat, kay nangadato na sila. Nakabantay mo? Kanang mga chismosa ba? Yung mga chismosang tao, pinagchichismis ka, kung sino ba yung mga chismosang tao, sila pa yung mahiling lumapit sa iyo. Walang hiya talaga nung ang mga taong ganyan. Pinagchismisan ka na, pinagsasabihan ka ng masama, umabot kabilang purok o kabilang baryo yung chismis niya. Kasing haba sa traffic ng EDSA, yung istorya niya, na hindi maganda. Pero pag nagkataon na nakaproblema siya, yung kasama niya na nagchichismisan, ang problema niya, hindi siya matutulungan. Saan siya lumapit? Diba? Lumapit siya sa taong sinichismis niya. Yung binubuli niya, pinagsalitaan niya ng yung backfighter ba? Binabackfighter niya. Kasi kahit hindi gumawa, kahit hindi siya inano, pinagchismisan niya or anong ginagawa niya nga hindi tama. Pag nakaproblema siya, kung sino ba yung pinagsasabihan niya ng masama, doon pa siya lumapit. Kaya listen, learn natin yan. Wag na wag natin i-down yung taong nakapaligid sa atin na mas mahirap. Kung mahirap man tayo, mas mahirap pa sa atin. Kaya wag na wag yung i-down yan. Wag mong i-underestimate yan. Kasi balang araw, magkikita rin kayo. At baka balang araw, ikaw na naman yung mas nasa babang posisyon at siya naman yung tumaas. At lilingunin ka yan. At maalala niya ang mga gagandang ginagawa mo sa kanya. So kaya wag mong ano yun, yung mga chismosa dyan, wag mong papansinin. Wag kayong madepress. Dahil ang katinuan ng tao, ang katalinuhan at katinuan ng tao ay gumagawa ng tama. Yung mga chismosa dyan, mga bugo na sila. Kaya wala na sila nagbuhat sa sakto.
ang ilang kalipay na aras sa panglibak. Pero sa sige nilag panglibak, ang ilang kaugalingon wala sila nakabantay. Sige nilag panglibak, sige nilag pamantay sa ilang silingan, pero ang ilahang bana, ilang asawa, hindi na nabantayan. Ang resulta, sa iba kasi nagbabantay, pero yung bakura niya, hindi niya binabantayan, yun. Ang karma. Sino ba dito yung na, ano eh, sino ba dito yung naniniwala sa karma? Ano guys, may nakilala ba kayo guys na ano na yung asawa niya hindi niya binabantayan, at ang lagi niyang binabantayan yung kanyang kapitbahay, pinagchisismisan ng kahit ano-ano kahit hindi naman totoo. Kung nakikita lang na may kasamang iba, hindi niya alam kamag-anak ba yung kasama or yung kausap niya kamag-anak lang or kaibigan lang or katarbaho lang. Yung nasa isip, utak talangka. Yung utak, bulad-bulinaw. Gamay utok. Kipataka lang istorya mo, ingunda yung kabit. Sigig pangimantay sa iyang silingan nga nangabit kuno. Pero wala siya kabantay sa iyang mismong asawa, yung asawa niya, hindi niya binabantayan kasi kampante siya. Yun, dahil sa katsismosa niya o katsismoso niya, laging nagabantay sa ibang tao, nakialam sa buhay na may buhay, yung buhay niya mismo, hindi niya nabantayan. Yun. Gumising na siya ng morning. Og sa Bisaya pa, nagbata og buntag kay gikurik na di siya sa kanyang asawa. Yan, ayun yan. Nakabantay kasi lagi sa ibang bakuran, pero yung kanyang bakuran, hindi binabantayan. So, ang nangyayari, yung bakuran niya may nakapasok, at kawawa talaga yung mga taong chismosa. Karma is real. Karma is digital. Dahil nabubuhay tayo ngayon sa digital, nabubuhay tayo sa mga digital ngayon, yung karma ngayon, digital na rin. Kaya mag-ingat kayo sa karma, gumawa kayo ng tama. Huwag kayong makialam sa buhay na may buhay, para yung karma hindi kahabulin. Alam niyo na, ang karma, digital. So, wag na wag makialam sa buhay na may buhay. So, kasi, hindi yan ikakayayaman niyo eh. Kanang sige niyo panghilabot na nga dato, na diay mo. Na dato na mong sige niyo chismosa, samot mo guway kikaon. Kaya mo sige lang mong pabantay. So, mora na, digital na ang karma karon. So, sige, see you soon!